Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang finding the distance. So, as we all know, distance is equals to speed times time. So, meron po tayong isang problem dito na number one. Ben took 15 minutes of walking from his home going to his school and he estimated he walked 45 meters per 1 minute. What is the distance from his home to his school? So, i-analyze natin ang problem. So, ang hinahanap ay distance. Distance is unknown. So, next, we have speed of 45 meters per 1 minute. So, speed is equals to 45 meters per 1 minute. Next, we have time na 15 minutes. So, to analyze, ang hinahanap ay distance. So, distance is unknown. Sa speed meron, o bilis, meron tayong 45 meters per 1 minute. Then, time, kung ilang oras galing bahay ni Ben papuntang school. So, meron tayong 15 minutes. So, dito sa baba, ililipat lang natin. So, distance is equals to time over speed. Dito, binaliktad ko lang. So, pareho din po naman yan. So, speed, we have 45 meters. Tapos, per 1 minute, ilagay natin dito sa baba. Next, we have time na 15 minutes. So, we have 45 meters per 1 minute multiplied to 15 minutes. Pero, hindi mo siya pwedeng i-multiply dahil hindi pa pareho ang unit ng dalawang numbers. So, i-cross out muna natin itong unit ng time. So, dito sa time, cross out natin dito. Dahil pareho naman sila ng unit dito sa speed sa baba. So, 15 minutes, cross out. Dito sa speed na 45 meters per 1 minute, i-cross out din natin. So, ang nititira na lang unit ay meters. So, then, we can proceed to multiplication. So, 45 times 15 is equals to 675. Then, ano ang natitirang unit? Ang natitirang unit ay meters. So, therefore, 45 meters per 1 minute multiplied to 15 minutes, we have 675 meters. So, kung napapansin nyo, may natira ditong 1. So, automatic na po na dito siya nakalagay na 1. Pero consider na lahat ng number ay may over 1, hindi na po natin kailang isulat dito. So, sa distance, meron tayong 675 meters. So, therefore, ang nilakad ni Ben galing bahay niya papuntang eskwelahan ay 675 meters. So, we have another problem on finding the distance. So, we have the second problem. What is the distance of the beach from Jim's house if he rides 2 hours and the bus has the maximum speed of 30 kilometers per hour? So, analyze natin ang problem. Ano ang hinahanap? So, ang hinahanap dito ay distance. What is the distance? So, distance is unknown. So, meron tayong speed na 30 kilometers per hour. So, we have 30 speed. 30 kilometers per hour.
Then, may 2 hours tayo dito na time. So, to analyze, ang hinahanap ay distance from beach to Jim's house. Tapos, ang speed ng bus na sinakyan niya ay 30 kilometers per hour. Tapos, 2 oras o 2 hours galing bahay ni Jim papuntang beach. So, ilagay natin dito sa baba. So, speed meron tayong 30 kilometers per hour. Dito sa baba ang hour. So, next, multiplied sa time na 2 hours. So, meron tayong 30 kilometers per hour multiplied to 2 hours. So, hindi natin ma-multiply ang dalawang number dahil magkaiba ang kanilang unit. Dito, sa speed, meron tayong 30 kilometers per hour at sa time, 2 hours lang ang unit. So, we need to cross out the 2 units, the 2 similar units. So, i-cross out natin hours. I-cross out din natin ang hour. So, ang natitirang unit ay kilometers na lang. So, pwede na tayong mag-multiply. So, 30 kilometers multiplied to 2 is equals to 60 kilometers. Kilometers dahil ang natitirang unit dito ay kilometers na lang. So, i-transfer na lang natin dito sa kabila. So, ganito lang po ang pag-solve ng distance. So, distance is equals to speed times time. So, guys, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.